Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Na natin sa hashtag Showtime Harana, pero hindi doon nagtatapos dahil dito sa It's Showtime Online, makakasama si Tommy! Hi, Tommy! Hello again! Nice to see you again! Great to see you! Oh, kamusta? Fresh na fresh mula sa bahay ni Kuya sa Pangaharana na inulan. Kamusta yung experience? Sobrang nervous ako kanina at konti takot. Ay, in fairness, nag-effort na mag-Tagalog talaga si Tommy, no? Yeah, and also super happy, you know? I got to see Miho and I got to hug her and to be with her. It was good. Naku, later may tanong ako tungkol dyan sa hug her, be with her. Pero dun muna tayo sa, di ba, right before you start, na bago ka mag-start kumanta, umulan. Oh, yeah. At merong ibang interpretation si Tommy dun sa pag-ulan, sa pag-aharana niya. Because what's your interpretation? Right before I went out to sing, and I miss Mio. It's been, what, a week now? We haven't seen each other? And it's so weird because in the house, yes, we're together every day, all day. So I'm a little sad that I haven't seen her. And right before I go out to give my harana to Miho, it starts raining. And it's raining. Grabe! And then? And the rain stops. Mm-mm. Right when I stop singing, and I don't know, that's a sign from God to me. That's a sign of what? A sign of, it's, I don't know, God supports our relationship. Oh, di ba kasi, he was saying kanina na, while everyone that was talking about rainbow, birds, and whatever. There's always signs in life, yes, right? And I believe in signs, oh, and that was one of them. Look at the fans, your supporters. Nagpaulan sila with you. You don't know, but I'm shaking right there. Just oh, from how really? Nervous I am. Yeah, but I'm trying my best to stay calm and just smile. Bakit ka nervous? Kasi, I don't know. We haven't seen each other for a while and I don't know. Oh my God, that's love. That's love, right? What? What? Noong unang interview natin, in-admit mo na that you're in love Siyempre. With each other, di ba? Or natkinabahan ka ba dahil dun sa song din, dahil Tagalog? Dahil may pressure na maraming supporters na nandun, live mong kakantahin. The supporters helped me so much. I honestly think I'm so happy they were there. How long did you prepare for this harana? My gosh, one day? Not even 24 hours, it's only been 12 hours we've been preparing since yesterday. So right after Showtime Live yesterday? Yes. In fact, you still have a copy of the song, right? Sa pocket niya, di ba? Kasi baka masyado tayo na-excite kanina. Pwede ka pa daw mag-sample pa ng konti. Kasi di ba kanina umuulan, overwhelmed lahat kanina. You want a sample? Yes, of course. Kung tayo at matanana, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasan may yung bang pangarap ko. Ang cute ni Tommy! Tommy, the moment you saw Miho kanina dun sa taas, ano yung unang feeling, ano yung unang thought? I wanted to kiss her. Oh, yes! You wanted to kiss Miho agad, di ba? Of course, I'm not going to go off. Pero sobrang strong yung feeling na yun na hindi mo yun na-contain to yourself, di ba? I really missed her, you know? And you even told the director that you wanted to kiss Miho kanina. Did I? Yeah! No, but because when I saw her, I really missed her and I wanted to just go hug her, run, and you know? And you did. Yeah. Kasi di ba, umakyat ka pa, oh. Grabe talaga. Oh, nakapag-usap pa ba kayo after the harana? After the coverage, were you able to talk? Just a little, for like 5 seconds. 5 seconds. How are you? What's going on? Did you eat? Like, little things. Toro, did you eat? No, ano siya? Anong sabi ni Miho? She's okay. She missed me too. She's happy. Oy. Kasi di ba when she guested on Tonight with Boy Abunda, she said na 75% na yung love niya sa'yo. I didn't get to watch that. Oh, really? What'd she say? She said 75%. That's how high her love is. How does that work? 75% of what? Yes.
It'll be 100. Almost 100 you na, give it time, diba? It'll be 100. Diba? Ikaw? I'm surprised it actually is that far. Pero ikaw, sa 100% the total, I mean the yung talagang love na mo si Mio, ilang percent ka? If si Mio is 75%, ikaw? Oh, mine's like 110. Oh my God! 110%! Sometimes it might be too much. I don't know. Sometimes it might be too much. Maybe for her, because I'm very vocal about how I feel. Now that you are in the outside world, ano yung mas na-appreciate mo kay Mio? What do you appreciate about her the most? After the PBB? After PBB? Yes. Like, now? In what sense? In her personality, now that you're getting to know it's her it's more, her strength, her family. You know? Even though, like she said, I guess she likes me up to 75% of her heart, right? But that's... But no matter what, her focus is her family and her future. And I love it because she shows me like, hey, I should also focus on myself, you know? Mm. Yeah, so that's something I take from her and I appreciate about her as a person. But what we are doing, what you are doing on Showtime, it's not, para lang sa viewers, it's not scripted, right? Because it's reality. No, I'm the one who asked the crowd at yes. Showtime, hey guys, any suggestions on how I can further my courting of Mio? Because we're outside the house and Mio told me, inside the house, Mio told me that she doesn't believe me, right? Yes, so now yes. that we're outside the house, I said, okay, we're gonna start it over. I'm gonna do everything to win your love. Ano yung mga suggestions that you get on well, how they to gave court a thousand, but this was one of them. Harana, can you give two more? They just gave 1,000, I don't know. Oh my God. Yeah. Yeah, there's a whole list of them. Mm-mm. And we're trying to pick which one we want to do. Your relationship with Mio's mom and daughter, kamusta? Great, yeah. I love her mom. I love mom of Mercedes at IME. I love her too. They She's like my you. Little sister, you know? And they love you. I diba? Hope so. Well, I'll be hey, diba? Yeah. Diba love din siya ng mami ni Mio at saka ni Amy, diba? Tapos ngayon, kailan pa pupunta sila, Mijo? Diba? Ang saya naman. Pupunta sila sa Lola, diba? Tapos sino yung kasama mo kanina sa baba? I was hoping I'd go with them. Oh, malay natin. Let's see, diba? Baka payagan ka ni Kuya to go with Mijo sa Rizal. Pero sino yung mga kids that you sinurprise mo si Mijo with? So I surprised Mijo with her family from Rizal. So yun hindi niya pa nakikita? Yes. Since she went so out of the house. So we contacted the family, we asked them, can you guys come? And, mm-hmm. you know, Mio hasn't seen you guys since she came out the house as the big winner. And they said yes, and we got them to come out to the house, and so we just surprised Mio. Is this the first time that you made harana someone? Well, you sing Mio, for someone? Mio is the first girl I've ever courted like this, like official courting. Oh. Giving her this extra effort, the singing, the... Asking her parents for permission, it's Mijo is the first one. Oo naman. Di naman naman si Mami dito kanina. Hindi lang naman si Mijo yung masaya-masaya. Pati si Mami. Look at her expression kanina. Pati si Amy, di ba? Oh. Tignan mo siya si Baby, oh. Tumantuwa din, di ba? My God! Tingin mo ano? So ngayon, court, nasa panligaw stage pa lang. Hindi kayo MU. Legal stage still. So, no agreement, no deal, no commitment yet? Wala pa siyang sinasabi? Well, I have to say, well, there's no, like, we're not boyfriend-girlfriend, but I'm committed to her. Oh! Already. Tommy is committed to Mijo. Yeah, I'm gonna wait for her, you know? So, there's no one Yeah, else you said forever, eh. Yeah, there's no one I'm gonna look for right now. So, do you believe in forever? Definitely. How can you not? I mean, if you don't believe in it, it's never gonna happen. But if you believe in it, there's that small chance it will happen, you know? What makes forever exist? Kasi ang daming hindi naniniwala sa forever. Love. And ikaw, what makes forever exist? Love. Oh. Love makes forever exist. And you have love. Definitely. What you have in Mijo is love. What you and Mijo have is love. So may forever. Well, what I have for her. What I have for her. Wait. Sinasabi ni Tommy. It's what he has for Mijo, yun yung love. That... I'm sure naman si Mijo din may love. 75%, pero remember... That's so weird though, 75. How do you put a number to it, you know? I don't even understand that. It's just, maybe estimate lang. Estimate? Approximation. Well, let's check. Pero diba, yung the last time na na-interview ko kayo inside the house, dun sa fans day ng Big 8. Yes. Diba, she said, oo, mahal ko si Tommy.
Yeah, but it's different when she tells people, oh, I love him. Yeah. Maybe she were to tell me, I love him. So maybe she's very, ano pa ngayon, overwhelmed. I mean, I was really happy about that, too, when she said that. Baka kasi syempre si Miho overwhelmed pa ngayon with everything that's happening. I'm sure. You know, a lot is changing for her. She's in showbiz now, yeah. And there's all these people talking in her ear, and she's super busy, day in, day out. And after niya maging big winner, never pa naman siya nakauwi, nasa... We never get to, yeah. We don't get to see each other. Oh, tapos siya, nasa bahay pa rin siya yeah, ni Kuya. Yeah, it's been a week now. Yes. I thought after we won, we're gonna be together. Date again? Yeah. Oh my God. But then immediately, Kuya's like, hey, Miho, you can stay in the house, but Tommy, you're gonna have to, you know, go back home, and it just kind of, I'm happy for her, but man, you know? Meron nagtanong sa atin sa Twitter si ano. Ay nawala. Basta somebody asked me kasi 'di ba si Miho is very sexy also. Siyempre. Okay lang ba daw sa iyo if ever pag nag-cover si Miho ng sexy sa isang magazine? A cover? Yeah. Be happy for her. Oh, 'di ba? Yeah. Siyempre model naman kasi that's si work, oh, you know. That's work, 'di ba? Yeah. How old are you again? 21. 21 and yet your views, no? Very open, very understanding. You have to be. I mean, if you judge other people, then that means everyone has the right to judge you. Mm-hmm. You know? And who am I to judge? I'm not perfect, you know? So, anong feeling ngayon na ano, di ba mahal na mahal mo si Miho, tapos ang daming taong nagmamahal sa inyong dalawa. Your supporters. Yeah, a lot of people love us. Yes. Nagmi-million yung tweet sa inyo. Is it really a million? Yeah, nag 2 million the other day. What? The Showtime Tommy Ho hashtag. When did this happen? Thursday, I think, or Wednesday. Yeah, I don't even have a phone right now. So I haven't been on Instagram or Twitter or anything. Since you went out? My friend's phone. I post, but I don't really get to see so much. What's your phone? I broke it. Oh, okay lang yun. Wala pa rin naman yata ang phone si Miho. We were practicing a dance and then this fell and I stepped on it. So. And we're so busy. But what do you want to tell the Tommy Hos? All your supporters? Maraming salamat sa inyo lahat sa support for me and Miho. Honestly, guys, you know, I wouldn't be here if it wasn't for all of you. And I'm blessed that people see, I guess, in our relationship, what I see in Miho, you know? And they feel the love, and I'm happy for that. Love na love. They all love you and Miho. Diba? Sobrang thank you sa mga Tommy Hos, diba? Yes po. Tapos I know naman every day you talk to Miho, kahit naman on TV, ganyan, sa cameras lang. Pero kasi nag-request the netizens, our online viewers, na magsabi ka doon ng, ano, if it's okay with you na magsabi ng I love you kay Miho. Kasi baka mapanood to ni Miho when she... For me to say to her? Yes. So, to come to the camera daw, mag I love you ka na daw kay Miho. Yeah? Diba? Is it okay? Miho's gonna watch this. Yes, I'm sure. Mapapanood niya to. Is she? Yeah. Oh, you talk to Miho again kasi 5 seconds lang kayo kanina nagkausap. Oh, that's awkward. I'm talking to a camera. I'm not talking to Miho, you know? Oh, pero pag request lang kasi ng fans. Miho? Diba kinikilig sila, ho? I miss you a lot and I want you to know that my heart is for you. And hihintayin ako para sa'yo. Or hihintayin kita. Tama. Di ba? Oo. Ayan ha! Ayan ha! Para po sa lahat ng ano yun ha, i-clear lang natin ha, hindi comfortable gawin si Tommy na mag-message on cam kasi weird, di ba, yung feeling, di ba, hindi comfy. Pero yun ay para sa mga Tommy Hos. So, that's for all the fans. Kasi I'm sure naman si Tommy gusto niya sabihin yun kay Miho face to face. Yeah. Di ba? Hindi on TV, hindi, di ba? It feels weird because there's actually a camera here, you know? Yeah. And I'm talking to the camera, pero with me, yeah. You know? Good luck. Sorry po. Sorry to everyone out there. Oo, okay lang yan. Marami kayo napapasaya. O, i-plog mo siyempre the Tommy Ho reality series on Showtime. You plug it. It's every day, di ba? Monday yes, to Saturday. Yes, oh, you plug. You invite everyone to watch. Oh, everyone, please watch our Tommy Ho reality series. It's still weird to say because, yeah. But come watch us because, yeah, we're, you know, following the life after PBB House.
And I don't like it right now because we're not together, but still watch it because sooner or later, I hope we will be together. Oh. And you guys will see us finally together. My gosh. Yeah. To sana kuya. Si I know, kuya. Kuya. Paki. But it's together, kuya. Oh, sana payagan ka ni kuya sumama sa Rizal sa pag-visit sa yeah, lola. I'm gonna go with Miho to Rizal, kuya. You ask kuya. 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 Pwede. Please. Pwede. Thank you very much. Thank you very much. I'm sure marami, busy ka pa, marami ka pa gagawin. Thank you for dropping by. Thank you. Thank you so much for having me. Good luck, okay? Okay. At sana magkasama na kayo. Yeah, ni Miho, so di ba? Ayan. Thank you. You stay. Eto naman, kung kinilig tayo kay Tommy, eto pa ang araw-araw din nagpapakilig sa atin sa Showtime. Ang hashtag, sino naman kaya ang uupo sa atin dito ngayon? Panoorin natin to. Meet McCoy. Ang hobbies ko po ay mag-badminton, mag-basketball, magsayaw. Ang pangarap po namin pamilya magkaroon ng maganda at malaking bahay. I'm hashtag McCoy. Tom. Hey guys, I'm Tom Doramal. I'm 18 years old. Miss ko sa hometown ko, yung fresh air doon. And syempre yung place namin doon, yung sa farm. Sobrang peaceful. Hey guys, I'm hashtag Tom. Angel? Sabi ni Tome. Nagkakwento yan about kay Angel. Ano? Eh, syempre ano, ako parang nakaka-ano siya, nakaka-inspired siya kasi... kasi ano, nakita ko yung mga posts niya kasama si Mr. Pastillas. Sobrang sweet nila. Syempre di ba, bilang isang kabataan nakaka-inspired yung ganun. Ilang taon ka na nga? Ka-age mo daw. 20! Ako, hindi ka-updated sila nangyayari sa kanilang dalawa. Oo, hindi siya updated. Pero okay lang yan. Back to zero sila. Friends na lang muna sila. Single pa naman si Makoy. Oy! Baka joke lang yan. Baka ipabash ako ng fans sa mga. Ilan taon na to? 18? 17. Tom, totoo bang ex ka ni Sophia Andres? Ah! Bawi ka kaya maalam. No. I would just like to clear things out. Huwag ka na mag-explain. Huwag na. Ako lagi pa naman kami nagkikita ni Sophia. Hindi kasi noon, we're like... Swerte mo ah. Ikukwento ko na yung story na para maintindihan niyo. Okay, go! Una, we met sa work ABS, Star Magic, ABS Christmas Special. Tapos yun, we met to work, tapos nagkakilala. Tapos one day, tinext ko siya. Last year yan? Or this? 2012. Yun, tapos nag-contact na kami dalawa. Then, naging close kami sa isa't isa. Tapos parang, hindi naging kami, pero parang kami, MU. Ah, parang kayo lang, Richard. Hindi naging kayo, pero parang kayo. Dati. Tapos we're like, really close na to each other, tapos... sa family din, ganun. Ba't nagka-falling out? Tapos yun, things didn't work out, misunderstanding. Then, Kasi baka bata ka pa. Medyo mahaba pa yung kwento eh. So, 3 years ago yan? Yeah, 17 ka ngayon? Ilan taon na siya talaga makoy? 18 ka. Binibiro lang kita. 15 ka nun? Ilan taon ka naman talaga yung totoo? 18. Totoo yan? So, 15 ka? Yeah. Oo nga. Because we're like, pero okay lang yun. Kasi, magpupusok na yung kabataan. Tatanungin ko yung version ni Sophia, ha? Dating lang siguro. Hindi, seryoso. Crush. Kaya tanungin mo. Sige, tatanungin ko si Sophia. Crush siya. Naintindihan ko siya. Anong feeling, di ba si Tommy kasama namin kanina, di ba ikaw din galing PBB? Oo. Di ba, iba talaga. Anong feeling ba? Ngayon na nakikita mo na yung mga sumunod na PBB. Anong...
yung feeling, sobrang sarap sa loob kasi walang iniisip. Yung task lang. Yung iba sinasabing stress, pero para sa akin, hindi stress. Ah, hindi ka na stress sa loob? Hindi naman. Kasi pala akong masaya sa loob. So, ganun. Yeah. Sino ang kabatch mo? Myrtle Karen. Sila Myrtle. Tama. Oo. Kalimutan ko na, ang dami kayo. Maililink ka na namang iba. Hindi, wala. Quiet na lang ako. Single naman na eh. Joke! Pero ano, wala, single. Tom, kung siya nag-i-date ka, no? Ano po ako, nag-start po sa showbiz nung sa Be Careful With My Heart po. Nag-start po bilang talent. So, sabi ko na, nakita eh. Kasi pinapanood ko yung Be Careful eh. Parang nalimutan ko. Ayun po, parang friend-friend po kanila Marlo Morte at Jerome Ponce. Sabi ko na eh. Ayun. Yung sa school. Okay. Sabi ko na nagtuloy-tuloy na. Naswertihan lang din. Awa ng Diyos. Hindi naswertihan kasi ano, dumating lang yung tamang time. Ako din, Ate Darla, hindi ako naniniwala sa swerte. Mm-hmm. Ikaw yung gumagawa ng sarili mong swerte. Oo naman. Tama. Kasi sa dami ng kaidaran nyo ngayon, anong feeling na napasama kayo sa hashtags? Sobrang ano, nakapanibago din. Blessed, honored. Blessed. Tapos ito yung isa sa pinakamagaling sumayo. Oy, hindi naman. Oh, naku, parang lahat sila. Nagbabackflip to eh. Sample kayo. Nagulat nga kami. Ah, talaga? Sample na lang kami. Mamaya na yun. Okay. Mamaya, bago kayo magbabuo, magsasample kayo with Angel. Eto. Ako na naman. Pero ngayon, single kayo parehas. Opo, single. Focus muna dito. Oo naman, syempre. Pero pag may chance, why not? Sino pa pinariringgan mo? Ne, joke lang. Bakit na-text mo ngayon, ha? Si Sophia. Hindi ka si Sophia, di ba? Ang ganda-ganda kayo ni Sophia. Kaya nga. Ika nang inayang kay Sophia? No regrets. Mm. Kasi, okay naman kayo ngayon, di ba? Yung sa amin kasi, parang... Parang ano? Hindi ko ma-explain eh, basta yun. Pero okay kayo? Okay naman kami. May communication like, pa ngayon, wala na? Ngayon, parang... Pag kamusta meron yan, lang? Meron. At least nagre-reply pa, di ba? Dahil ba kay Inigo? Vincent! Si Inigo ba dahilan kaya nawala yung communication nyo? Hindi ko alam eh, iba yung... Basta, I don't know. Walang bitterness yan. Hindi, wala. Okay. Aside from dancing, ano pa yung ibang interests nyo? Ah, ikaw muna. Ikaw pa, Makoy. Ayun po, bago po pumasok po dito, nag-school po ako. Bale, engineering. Sa Mapua, engineering po. Anong year na? Third year na po ako ngayon. Ay, as in hanggang ngayon? Ngayon po, parang binabalance ko po yung time. Try ko po kahit pagod, pero... Sayang po, opportunity po ito eh. Ginagrab ko lang naman, po, diba? Naman. At saka, syempre yung school din. Oo nga po. Oo, pero, third year ka na eh, diba? Pinaka-heartrab ka sa school. Ay, ano? Lahiya! Humble yan. Syempre. May ano din po, parang... Pinakapinasabi. Meron ano naman, hindi yung sobrang heartrab. Kasi syempre, meron din mas pogi sa'yo, ganyan. Meron din masigit sa'yo. Ayan po. Pero kapag nakahanap ka ng someone, kahit na mas mahigit pa sa'yo, makukontento siya sa'yo. Tandaan mo yan. Pwede iba yung saya pagka iba yung parang... Iba yung saya pagkasama yung taong gusto mo talaga. Oo naman. Ngayon ba may ngayon walang nagpapasaya? Wala naman, di ba? Kasi ex ko dapat magbabalikan kami, kaso naudot ulit. Ex ka! Gano'n kayo katagal na ba nung ex mo yun? Ano po, dapat 1 year na. Actually, ano po eh, hindi pa nakakaranas ng anniversary. Oh! Actually, Oden. Ano, ikaw ako na tinatanong eh. Oh! Oden. Pero kasi sa mga kabataan niya, Auntie Darla, ang dali na lang makipag-iwalay. Hindi, nagulat nga ako sa kanya para sabihin niya hindi pa nakakaranas ng anniversary. Parang mga bagets ngayon, parang... Lalo na sa boys, ha? Di ba dead ba naman sila usually sa mga monthsary anniversary? Yeah, yeah, yeah. Parang gusto mo maranasan yun na, ano na, siya na yung makakatuluyan ko. Parang ganun. Agad-agad? Wala naman ganun agad. Balang araw po. Balang araw, di ba? Bakit? Kasi ano... Ikaw ba ganun naramdaman mo kay Richard, kaya ka umiyak na? Hindi. Kaya na lang sinegre. Hi, Richard! Kausado sa Cebu. Ano? Sa buwan na siya. May commitment lang siya sa Cebu. May mall show. Tapos ano, naiintindihan siya sa part na yun. Alam, actually, nakakagulat na manggagaling yun sa lalaki. Kaya sila parang, ay, take it slow, ganyan, laging ganun. Pero
pag narinig mo sa isang guy na gusto mo siya na yung makatuluyan mo, ibig sabihin, hindi siya parang ano, hindi siya into parang fling-fling lang. Apo. Or hindi niya iniisip na mag-waste ng time sa kahit na sino na hindi niya makakatuluyan in the future. Hindi ako naniniwala kay Makoy. Ala! Ginatch, joke lang, Makoy. Ano ikaw din? Pero may mga tao na ang galing magsalita. Ayun! Oh, ayan. Echos, joke! Pero ako, hindi, feeling ko naman sincere. In fairness ako, ano, medyo torpe ako. Hindi ako magaling magsalita. Hindi naman tinatulong. Torpe ka kasi kung hindi naging kayo eh, kung hindi naging formal yung relationship. Hindi ako kasi ano, ako yung lalaking sinaseryoso yung babae. Bale, yun. Lahat naman tayo, pati naman ako, ganun din ako. Hindi lahat, bro. Kasi ako hindi nag-fling, so, yun. Parang, hindi kasi, pag... I don't wanna waste time. Tama. Pwede kasi pag nag-girlfriend ka, yun yung practice mo sa next level na pag-asawa, di ba? Oh, pwede. Pwede. Sana pa mag-practice naman ako. Gets ate, darling. Hindi mo siya nag-gets. Nag-gets ko siya. Oo, nag-gets ko naman. Gets ko siya. Ayaw niya mag-waste ng time. Pero masyado pa kasing bata. Oh, yun din po. Masyado pa kayong bagets. Oo, tama. Yun yung one of the reasons. School muna tsaka work. And opportunity. Kayo ba kumakanta? Ikaw, Tom, kumakanta ka din. Ganun. Ikaw, Makoy. Sakto lang. Kasi 'di ba yung mga ibang kagrupo niyo, lahat sila kumakanta, 'di ba? Si Johnson, 'di ba? Opo, opo. Kung si Ryle kumakanta sila sa banyo. Ano iba yung talent aside singing and dancing? Oh, more on ano, sports, extreme sports, no? Like extreme sports. I trained for like jiu-jitsu, ice hockey, motocross, yun. Ang sosyal. Bongga, yung mga mahalin. Hindi ka pa na-try lahat? Oo. Pag sporty ang isang tao, nararamdaman ko. Hindi ka pa na-try at nakita lahat ng live? Nararamdaman ko pag sporty ang isang tao, Te Darla, may abs. Walang abs! Ayan, natapos. Oo, natapos ka ba nila. Ba't naghahanap ka ng abs ngayon? Wala namang abs si Dodong. Kaya hindi ka naman mahilig sa abs. Hindi ako mahilig sa abs. Pero naramdaman ko lang na meron. Kasi pag sporty. Si Charin kasi hindi siya sporty. Oh, okay. More on singing. Okay. Achos! Di ba kayo ang hashtag? Pero kung kayo tatanungin today, this moment, ano yung hashtag ng buhay nyo? Kung magpo-post kayo ngayon, ano yung hashtag? Ako ano? Hopeless romantic. Hindi. Hashtag Makoy sa'yo at ikay akin lamang. Kapo nga, sige! Oh my favorite song ngayon! Ay, talaga? Kasi siyempre, di ba, may mga tao nakalaan talaga sa'yo. Kaya ako sa'yo. Kantayin mo nga, kantayin mo nga para may nakalala ako. Pwede ko po ibain. Oh, kantayin mo. Second voice ako, bro. At ako'y sa'yo at ikay akin lamang. Asa ka na? Tom, ikaw, anong hashtag mo? Ako, wala mo sa alam mo, dali. Pero ngayon, di ba? Ngayon, paano yung gagawing hashtag yung nararamdaman hashtag, mo ngayon? Hashtag blessed. Kasi, sabi ko na. Alam mo na pala, hindi ko na yan. Yan, parang I'm so blessed right now kasi may opportunity na sa work. Ako, kasi, ako naman. Mahirap tila dito sa Manila eh. Kasi I'm originally from Davao. So we have to like get a place, rent a place. Ayaw nga pala, sa Davao ko nga pala. We have to pay rents, electricity. Hindi ka nagbibisaya sa Davao? Tumanda akong Bisaya. Like, in fairness, wala kang born punto. And raised there. Ba't wala kang punto? Mag 4 years na ako dito, so... Marunong pala siya mag-bisa. Ate Darla, may papabasa akong Bisaya mamaya. Sige. Namang yung sininig ko, ni Dodong. Bisaya pagka? Diyos ko, how kayo kung mag-Bisaya ito? Ate, kagasa ka. Taga-Davao, kung kumaya ko. As Davao? Sa Panabo. Ah, Panabo. Oh. Yeah. Pero sa Mindanao ako. Katulad ng grande ko. Oh. Pero naman may lugar sa Davao del Sur. Sa Malita. Del Sur? Oh. Ang Digos del Sur, di ba? Oh, Digos. Sa Digos, tapos, Malita, nagpuyo ko sa Digos. Pero si, ansa si Kagas? Bakit wala kayong mga punto, Ate Darla? Tinan talaga. Si Chard may punto eh. Si Chard kasi fresh pa, bago pa lang si Chard. Si Dodong kasi may pinagdadaanan kasi sila. Tapos kasi ano, na-in love siya yung isa na tapo. Magaling din ako mag-advise. Oh my God, Ate Darla! Prangka talaga ako, Ate diba? Darla. Sorry. Hindi, naklaro naman na natin yun. Okay, diba? Na, na-in love siya yung si Mr. Pastilla. Natakot mag-commit. Bye. Hindi pa ready. Ay, hindi siya natakot mag-commit. Na-explain niya na sa akin. Update. Yan yung update natin mamaya. Ayan, okay. Sino may MMK? Makoy may MMK ka? Opo. Kailan? Mamaya na ba? Mamaya po, 7:30 p.m. With Julia and Janela. Yeah. Ay,
Sino, yeah. Alam mo interes ka doon? Wow. Opo, ano lang. First time ko yun na medyo mahaba yung role ko. Sino partner kadalasan, mo? Si Janela. Ay, naku, ayaw ni Marlo ng ganyan. Naku, lagot ka. Different daw ni Marlo. Oo naman. Pero parang kawig mo rin naman si Marlo. Eh, talaga. O, abangan natin yung MMK later, syempre. Di ba yung Kambal, si Janela at saka si Julian, doon din si McCoy. Ano pang ano, abangan sa'yo aside from hashtags at sa yung MMK? Hashtags lang po, actually. Sa ngayon. O, sa ngayon. Oo, ikaw po. To, si Tom. Yan lang hashtag. Sa ngayon, di ba? Sa ngayon. O, yan, i-plug nyo at saan kayo pwedeng i-follow, di ba? Hey guys, what's up? Please watch hashtags Monday to Saturday. Ayan. Oh, ikaw, McCoy. Hello po. Sana po manood kayo mamayang 7:30 PM. Kasama po si Miss Janela Salvador at si Julia Barreto. Wow. Taro level! BFF Twins. Yun ang hashtag nila. MMK BFF MMK Twins. BFF Twins. Oh, ayan. Saan kayo pwedeng i-follow? Sige. guys, Twitter account ko _ Tom Doromal, Instagram ko Tom Doromal, Facebook Tom Olaf Johnson Doromal. McCoy? Twitter po at McCoy De Leon, MCCOY De Leon, and Instagram MCF De Leon. Sa Facebook, true name ko yun eh actually, Mark Carlos De Leon. May McCoy. Mark Carlos De Leon. Yun yung... Taga saan ka? Malapit lang, dyan lang sa Tondo. Ah, Quezon City. Ay, dito Manila. Tondo. Manila pala, sorry. Ba't ko natatawa? Sa'yo kaya doon. Oo nga po eh. Thank you. Ba't ganun? Parang kamukha niya rin si Evan. Alam ko sa'yo, Angel. Nag-text na sa'yo si Richard. Hindi to si Richard, yung pinsan ni Richard. Hi, Fron. Nag-text siya sa'kin, sabi niya, hoy, bawal crush. Hashtag Chard Army. Okay, fine. Oh, thank you, ha. Thank you po. Good luck sa inyo. Balik-balik kayo dito. Everyday naman kayo nandiyan na din. Parehas mo tayo daily time. Yeah. Thank you very much. Thank you, ayan. Ano? Thank you, guys. Ayan. From hashtags, punta naman tayo dito sa Caroling Galing. Ano bang nangyari kanina sa Showtime? Eto po. Caroling Galing family for the day. Ay, congratulations, Garcia family! Oh my God! Eto, na-miss namin yung Caroling Galing. Congratulations, the Garcia family. Thank you po. Diba? From San Pedro, Laguna pa. Yes, po. Bongga, Jessa. Ay, Rebecca, Jessa, yes, and Jem. Ano yung ano nyo? Paano kayo naging family? Paano kayo related sa isa't isa? Ako po ay pamangkin na po, anak ng panganay at sila po ay mga tita ko na. Magkapatid po si Rebecca at saka si Jessa. So tita mo sila. In fairness, parang mabagets nila. Paano lang kayo magkakapatid? Kasi po yung generation parang medyo marami yung anak ng nanay. Kaya parang... Pag ganun naman tayo sa probinsya. Yeah. Lahat naman tayo sa probinsya, lalaki ng pamilya natin, di ba? Ito, bakit kayo sumali sa Caroling Galing? First of all po, yung... Kasi po nag-iipon kami ng fund ngayon para po sa nanay, sa lola ko po. At nanay po nila? Opo. Nanay din po kasi yung tawag namin. So, nag-iipon po kami ng fund para sa pagpapagamot niya po ng ano niya, ng sakit niya, ng chronic kidney disease stage 5 po. At kailangan po everyday dialysis yung dialysis at
yung mga gamot, yung pa-check up. Kailangan po tustusan lahat yun. So, nagsisikap po talaga kami para sa kanya. Oh, at binigay ni God, di ba? Yes, siyempre, thank binigay you naman opportunity po. Ito, at nanalo kayo. Pero yung ano nyo ba, kumakanta talaga yung kayo? As in, grupo ba talaga kayo o binuo nyo lang to para sa Caroling Galing? Grupo po kami, lahat-lahat. But, as in, kayong magkakasama? Opo. Ay, talaga? Bali po, nung bata po kami, kumakanta na po kami sa mga church. Dinadala po kami ng tatay namin. Taga Iloilo ka ba? Bacolod po. Bacolod. At taga Bacolod kayo? Ay, fairness. So, nalaman ko agad. Tapos ikaw naman, ano, Rebecca, ilan taong ka na ba? Parang bagets mo pa, no? Sa ayo. Ay, nakalapel ka ba? Ay, Mike. Ilan ka na? 34 po. Oh, bagets pa nga, di ba? Parang magkakapatid nga lang. Sino yung, ano, di ba sa pamilya nyo, sino yung pinaka, parang ano ba tawag doon? Hindi naman coach. Sino yung pinaka, ano, inuturo, pinaka nagbibigay ng tips paano kumanta, sino? Open naman po kami sa lahat ng suggestion sa mga, lalo na po sa mga nakakatanda. Siyempre po. Sino yung pinaka leader? Siyempre meron namang ganon, di ba? Roger and Randy po. Tsaka si Roger. Ano niya sila? Kapatid din po namin. Ilan po ba kayo magkakapatid? 12 po kami. At ilan ang kasali dito sa, ilan sa inyo magkakapatid at kasali ngayon sa Caroling Galing? Sa magkakapatid po sila. Ay 8 lang po. 8. Tapos sa mga pamangkin po namin sila. 3 po. So 11 lahat. Okay. Ang saya-saya naman, no, isang buong pamilya kumakanta. So pag Pasko, wala kayong ginawa kundi magkantahan din. Okay. May sarili na kayong video, okay? Wala pa po. Actually, bumibili lang po kami nung, alam niyo po yung CD na ano, maraming hits. Oo, yeah. DVD. O, bumili yung original, ha? DVD. Sorry. DVD, tapos yun, ipiplay lang. Tapos yung mic. Sa bahay. Ano, hindi yung talagang mga wow karaoke. Ang dali kayong rumenta ng gano'n. Nakakarenta lang ng 400, 600, depende kung may okasyon. Pag may holiday, ganyan, mas mahal, di ba? Pero mga 400 a day lang naman yun. Anong balak niyong gawin sa premium niyo ngayon? Ha? Siyempre, sinabi niyo naman na para kay Lola, di ba? Para kay Nanay. Pero siyempre, lalaban pa kayo ulit. Di ba? Ano yung gagamitin niyo ba muna for costume? Para siyempre, makapag-invest kayo para mas malaki yung chance dun sa next lang. Siyempre po, itatabi po namin yung kay Nanay at itatabi din po yung para sa costume. At lahat, meron din po kasi mga estudyante sa amin. Actually, kami po yung nag-raise nung pag-aaral namin. Kaya doon din po napupunta yung ibang kaya. Yan ang bongga, no? Pag intact, pag nagmamahalan yung family, pag merong isa, lahat nagtutulong-tulong. Di ba? Nakaka-proud naman. Ayan, congratulations sa inyo. Pero syempre, dahil nag-o-holy night kayo, pwede bang pasample ng holy night nyo at bang-bang? Pasample naman kayo, please. Ah, please! Doon na sa ano, yung Mariah level na yun. Yung doon sa mataas. Ayan na sila. The Garcia family from Laguna, our Caroling Galing winners. Go. Acapella na lang daw. Sasabayan kayo ng mga kasama nyo doon. Say anybody come and get to you. You need a bad guy to play a man. Fairness, no? Si Rebecca, hihihaya, pero nung kumanta, wah! Fairness. Congrats ulit, ha? At saka, syempre, let's pray for Nanay. Okay, o, ginagawa niyo naman ito for Nanay. Ayan. At least, maagang papasko rin para sa inyo. Galingan niyo sa susunod, ha? Sana magkita-kita tayo ulit. Pag nakita-kita tayo ulit, ibig sabihin kayo, wagi kayo doon. Diba? Thank you very much. Thank you. Ayan, ngayon naman, tawagin na ulit natin si Angel. Yes, Angel. Ano ba yan? Ay, wait lang. Ano, mamaya na yan kay Dodong. Gusto ko pala mag-thank you dun sa, ano, sa mga nagbigay ng mga fanay. Ay, yung flowers na bigay. Thank you po. Bye. Ang sweet ng mga ano. Akala siguro nila wala ka, kaya hindi ko ano. Ay, nahulog. Saan? Ba't mo ano? Ang taray ang sheet ng Fanny. Thank you po. Sa nagbigay po nito, maraming salamat po sa nagbigay nito for Angel. Oh my God!
Kasi mayroong taong bago umalis, gustong bigayan sa'yo. Shock, sino? Sino? Sino pa ba? Kundi si Chard. Oh my God! Ayan, I'm sure ang dami po kasi wait nga, check ko nga. Kasi di ba sa Twitter ngayon pwede na mag-poll? So sinubukan ko siya kagabi. Sabi ko dun sa poll. Nakita mo yung poll mo na yun. Natalaloka nga ako. Sabi ko dun sa poll. Ano ba yung tanong ko dun sa poll? Ano ang tamang gawin na Mr. at Miss Pastillas? Close na ba? Ah, hindi pa siya close yung voting. 3 hours left. Pero sa ngayon po, ito po yung result sa Twitter. Ano? 50-50. Talaga? 50-50? Ayan, 50-50 yan. Anong tamang gawin niya ng Mr. at Miss Pastillas? Move on na, bye, 50%. A second chance, 50%. May mga nagsasabi tuloy na scripted lang yung pag-aaway-away nila. Hindi po scripted yun. Naisip ko lang po yung a second chance kasi syempre uso si Popoy at si Basha ngayon. Eh nagkataon nangyari sa kanila. So yun lang yung ginawa kong option. Pero 50-50. Bago ka mag-react, at bago po kayo mag-react mga Chartillas, ito po yung gustong sabihin ni Richard na hindi niya masabi pag nandi kasama natin siya dito. Siyempre, itindihin natin si Chard. Medyo hirap pa siya magdire-diretsong Tagalog. Kailan to nangyayari? Sabi ni Richard, Angel, huwag ka maingay ha kasi para namnamin mo bawat word. Angel, sorry kung naging duwag ako. Mahal kita, Angel. May trauma lang ako na maulit yung nangyari sa nanay ko kasi ayaw kong masasaktan ang babaeng mahal ko. Mahal kita, pero ang lakas mo kasing babae, parang natatabunan ako. Pwede ba kahit minsan ako naman yung maging boss mo? Pwede ba kahit minsan ikaw naman ang makinig sa akin? Kasi ako ang lalaki. Angel, sorry. Salamat at binigyan mo ako ng lakas ng loob para sabihin ko lahat ng ito. Dai, mahal kita. Sana this time pagbigyan mo naman na mailabas ang saloobin ko. Chard. Ayan po. So... Na-chope. In short, na-torpe lang si Chard, natakot kasi masyadong strong si Angel. Natakot mo under. Pero mahal ka niya. In fairness, nung gabing magkausap kami, well, pwede ko naman siguro i-share kasi nagsabi naman si Chard. Nung magkausap kami, nung 4 a.m. ka dyan, nung magka-text kayo, di ba? Tapos nung kami, sinasabi rin ni Chard sa akin, Ate Darns, ganyan-ganyan, parang na-hurt siya na sinabi kong ano... Mahal ko siya bilang kapatid, pero mali na naman daw yung interpretation mo. Sinasabi niya sa akin, mahal ko talaga siya, kaya lang natatakot pa ako. Tapos yun nga, at sinabi niya, masyado ka daw strong. Na I'm sure sinabi niya rin sa'yo kanina. Sinabi niya sa akin yun kagabi, kausap kami kagabi. Hindi ko alam yung sasagot ko sa kanya. Ano? Ngayon narinig mo yon? Oo. Inaminan ni... In fairness... Napaka masunuri naman agad. Hindi ka na madaldal agad, gano'n. Hindi ko kasi alam talaga yung sasabihin ko. Kasi si Chard, very tahimik, di ba? Walang imik yan. Kung ano yung sasabihin ko, galang siya. Gets ko kung hindi mo alam yung sasabihin mo. Pero definitely, alam mo kung ano yung nararamdaman mo. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Siyempre, nagulat ako kasi... Nagulat? Ano pa, ang puso natin pwede makaramdam ng maraming emosyon all at the same time. Nagulat? Tsaka, Ante Darla! Kinilig ka? Hindi kasi diba parang hindi naman yun sinasabi ni Chard sa akin off cam. I mean, sinabi niya yun sa akin on cam pero hindi off cam. Sabi mo nga diba, hindi ka kami nagte-text niyan. Oo. Sa Twitter niya pero sinasabi. Pero nagulat ako kasi parang... Pagka-text na kami palagi. Alam mo yun, parang nakakapanibago si Chard. I mean, siguro may nagsabi nga sa akin kagabi na siguro tapos na yung journey ni Miss Pastillas kasi nahanap niya na si Mr. Pastillas. Ngayon siguro nagsisimula na yung journey ni Angel na nakahanap siya ni Chard. So yun nangyari, pag natapos lang ng Pastillas, ito bagong journey niyo bilang Angel at Richard. Siguro, ewan ko. Pero ako, sinasaktan ako eh. Oo nga. At syempre ngayon, dapat hinay-hinay ka pa rin. Yun nga eh, nasaktan ako eh. Kaya hindi ko alam yung sabihin ko sa kanya na siguro kung yung mga time na after Ozamis, sinabi niya to sa akin. Kayo na. Baka sumagot ako ng ano na, oo, ganun din, same feelings. Pero
natakot siya. Kailangan pang umiyak ka at mag... I mean, kinailangan mangyari ng mga mangyari bago niya sinabi yun. Ako naman din yung natatakot. Siyempre, I'm sure naman kayo po maintindihan niyo naman si Jel, di ba? Oo, I mean, nung sinabi ko yun sa kanya, natakot siya. Tapos, ngayon na... Siya yung nagsasabi. Oo, ako naman yung natatakot. Which is perfectly magigets namin, di ba? Kasi... Pero I'm happy na nagpakatotoo si Chard. Kaya lang wala kasi si Chard dito. Ang dami ko nababasa na ano, na binabash siya. Na yeah. Hindi ka naman sasali. Nung sumasali ka sa Mr. Pastillas, sa nasaan ka Mr. Pastillas, naniligaw ka. Tapos biglang nga yung na-fall si Angel, ba't gaganyanin mo si Angel? Binabash nila si Chard ng ganon. So nagpapaka-plastic lang daw si Dodong, nagpapaka-showbiz, ganyan. Kasi ang intindi nila, oo nga naman, lahat nga naman kasi nang nanood noon, nung nasaan ka Mr. Pastillas, lahat sila, ligaw, pabonggahan. Tapos nung ikaw napili, bakit daw biglang nawala? Anong gusto mong sabihin sa mga nagsasabi ng ganun kay Richard? Gusto ko i-defend si Chard. Kasi kung merong nakakakilala kay Chard, ako yun eh. Siguro, sinabi ko yun kay Chard na siguro Chard, mas maganda kung mas kilalanin mo yung sarili mo. Kasi ang pangit kung mas kilala ka namin kaysa sa mas kilala mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo, magtiwala ka sa sarili mo. Kasi minsan parang ano eh, natatakot siya kasi wala nga siyang tiwala sa sarili niya na lahat ng tao pinagkakatiwalaan siya, pwera siya mismo. So sa tingin ko, yung issues niya sa sarili niya, ayusin niya rin muna. At saka sa mga nagsasabi na ginamit ako ni Chard, feeling ko naman hindi. Siguro, natakot lang siya. Naduwag lang siya na ipakita yung nararamdaman niya. O, sabi niya naman. Oo, kasi... siya. Ang hirap kasi sa showbiz. Ang hirap mong malaman kung ano yung totoo sa hindi. And I think siya nalito rin. Kung parang, tinatansya niya rin siguro ako. Tinatansya ko siya. Hindi namin alam kung ano yung ano, kung ano yung totoo sa amin sa hindi. Yan ang hirap sa mga nagtatantsahan eh. Kasi kailangan magtantsahan eh. Kaya nga parang, ako, kakausap ko yung family niya. Alam ng family niya na hindi sasabihin ni Chard sa akin na mahal niya ako. Kasi natatakot siya. So parang nauna lang, siguro mutual yung feelings. Nauna lang akong mag-express sa kanya. Mas matapang ka. Aminado naman siya dun eh. Na, naku, Chard, wala ka ng choice sa pagbalik mo. Sinabi niya sa akin yun na ang tapang mo kasi ako yung mahina. So pagbalik mo, Chard, looking forward kaming makilala yung mas matapang na Richard. Looking forward ako na mas makilala yung totoong Richard. Ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Siyempre, I'm sure isa-search niya ito mamaya. Pagka-upload, kasi syempre may show sila ngayon nila Topher. Ikaw, ang galing-galing mo, ha? May pa-flowers-flowers ka pa. Pero, thank you sa flowers kasi ito yung genuine na Chard. Nag-text pa nga siya sa akin. Ito yung, ano, yung totoong Richard. Hindi as Mr. Pastillas. Hindi na ako si Miss Pastillas. Oh, burahin na po na natin si Mr. at Miss Pastillas kasi let's welcome Angel and Richard. Thank you, nagpakatotoo ka, Chard. Kinilig ako! At least happy ka na, di ba? Abangan na lang natin sa Monday kung anong ano, next na mangyayari dito sa dalawa pag magkaharap sila. Sana ganito pa rin. Parang nagbabago kayo everyday. Di ba? Kasi nga, lumalabas nga yung iba na to. Basta abangan natin sa Monday kung ano yung iba na to na sinasabi ni Angel. Thank you sa inyong lahat sa pagsama sa amin today. Thank you, Jel. See you Monday. See you. Have a happy weekend, everyone. Bye. See you again dito sa Showtime Online. Bye-bye. May lakad si Mark. Wala.